Titayo na po ang lahat. Inang sakdalinis kami ay ihingi sa Diyos ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ginugunita po natin ngayon ang mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming lahat. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan ito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat. Natangi ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhiniyay
laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. At ang sakong niyay, ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Binggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Tinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alimang bayan ng angkan ni Jacob. Tinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, O lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Tinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao'y do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Tinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Birheng Maria ang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak at ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyok-ayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito,
Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayong araw ng Lunes, pagkatapos ng dakilang kapistahan ng Pentecostes, ang mahal na Birheng Mariyang ina ng sambayanan. Sa tabi ng krus, naging ina nating sambayanan ang mahal na Birhen nang tanggapin niya ang tipan ng pagmamahalang habilin ng kanyang anak, kung paanong tinanggap din naman niya ang beloved disciple na kumakatawan sa ating lahat. Sa Pentecostes, tumindig siya gaya ng iba sa kapangyarihan at presensya ng Espiritu Santo nang nag-aalab ang kalooban para magbigay alab din naman sa iba't ibang sulok ng daigdig. Siya ang halimbawa natin sa pag-aalab ng pananampalataya, ng pagkalinga, at ng pakikipagkaisa kay Kristo. Himayin po natin sandali, yung tatlong yun. Halimbawa natin siya una sa pag-aalab ng pananampalataya. Naisakatuparan po ang pangarap ng Amang Kaligtasan sa pamamagitan ng pagsang-ayon niya at kooperasyong bigyang dugot laman ang ipinangakong manunubos. Isinabuhay po niya ito araw-araw sa pamumuhay bilang ina, gaya ng ibang ina na nagpo-provide, nag-aasikaso, lumilingap. Sa kanyang pagsasapuso ng lahat ng ito, niyayakap rin niya tayong mga nabubuhay sa pinaka-ordinaryo't karaniwan upang tayo man ay makadamang malapit din tayo kay Jesus. Pangalawa, halimbawa natin siya sa pag-aalab ng ating pagkalinga kung paanong kinalinga niya ang kanyang pinsang si Elizabeth, bagamat siya ay nangangailangan din ng pagkalinga. Inuna niya ang iba kaysa sa kanyang sarili. Dinalhan niya siya hindi lamang ng tulong, kundi ng presensya ng Panginoong nananahan sa kanyang sinapupunan. Kaya masasabi ding dinala niya sa kanya ang kapupunan ng kaligayahan. Iyan din ang marapat nating dalhin sa ating kapwa, ang maghatid sa kanila kung ano ang suma sa atin: pag-ibig, kapayapaan, at kaligayahan. Sa madaling sabi, ang ihahatid natin ay ang mahal na poong Jesus Nazareno. At ikatlo po, halimbawa natin ang mahal na Birhen sa pakikipag-isa kay Kristo. Lahat ng ginawa niya ay nakaugnay sa Diyos. Naabot ng kaisahang ito ang kapupunan sa Kalbaryo, kung saan kaisa siya ng kanyang anak sa pag-aalay ng buhay para sa lahat. Nang ialay rin niya siya pabalik sa Ama upang matubos ang sangkatauhan. Nakisalo siya sa sakit
na dinanas ng kanyang anak at tinanggap gaya ng ginawa niya ang kalooban ng Ama. Bunga ng pagtalimang ito ang tagumpay laban sa kasamaan at kamatayan. Ang pabaon po sa atin ngayon ng Mahal na Birheng Maria, maging laging kaisa ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Alalahanin siya, hindi lamang pag hindi okay ang lahat, kundi kahit okay ang lahat, alalahanin din natin ang Senyor. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, mamalaya nawa natin ang presensya ng grasya sa ating mga puso na siya ring pumuno sa puso ni Mama Mary, ang paglukob at pananahan ng Espiritu Santong naroroon na noon pang una. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap, tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal
sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig na Mariyang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa lahat, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilulukuban ng Espiritu Santo, si Mariyang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God. You're the woman, Mary is your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, Ave to the eve of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God. You're the woman, Mary is your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 1, 2023, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Pakiisa po tayo. Maraming salamat po. Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang
ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong buhay at katubusan ay dumadalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Banal. Ang mabuting balita ay maipalaganap sa lahat at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan din ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.